Saan mabasa? Tanungin ko. Sige. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos ay nag-utos na siya, ang Diyos ha, siya at ang kanyang propeta ay uukitan ng imahe. Sige. Sige na. Kung merong mabasa kapatid, pagkakatoliko ka. Oh, sige. Ayan, kumasa. Sige. Kumasa pa rin dito. Sige, ganito. Sa Exodo 20, pinagbabawal ang Diyos na gumawa ng imahe. Mm-hmm. Imahe na nasa lupa, sa langit, ilalim ng tubig. Mm-hmm. Pero may inutos ang Diyos na mga imahe, katulad ng cherubim, mga leon, ahas. Ikaw ngayon, tanong ko sa iyo, sa mga Katoliko, saan mabasa sa Biblia na pinag-utos ng Diyos na siya at sa kanyang mga propeta ay gagawa ng imahe? Ikutan. Ayan, napakaganda ng iyong katanungan, Gabi Santos. Sabi niya, saan mababasa sa Biblia na nag-utos daw ang Diyos? Ang tanong ay invalido dahil hindi naman namin turo yung tinatanong mo. Ang tinatanong mo ay batay sa maling unawa ninyo. Ano ang aming turo? Ang aming turo ay ganito. Si Kristo, nagbigay siya ng otoridad sa kanyang iglesia. Mateo chapter 18 verse 18. Ang sabi ni Kristo ganito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Kaya kung ipinagbawal ng Iglesia Katolika sa lupa ang abortion, bawal sa langit yun. Kung ipinagbawal ng Iglesia Katolika sa lupa ang same-sex marriage, bawal sa langit yun. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Kaya kung ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa ang magkaroon ng imahe ng mga santo, wala naman kaming turo na Diyos ang mga santo, may pahintulot sa langit yun. Yan ang aming aral. Si Kristo nagbigay ng otoridad sa tunay na iglesia na anuman ang ipahintulot sa lupa gaya ng imahe ng mga santo ay may pahintulot niya sa langit. Iyon ang aming turo at magtanong ka batay sa aming turo at hindi sa maling unawa nyo. Go! Saan mabasa sa Biblia na inutos ng Diyos? Mali ang tanong, invalido na naman. Rojando? Yes. Paano kung mabasa natin na may utos? Yung imahe ng mga santo ba, yung mga ni Mama Mary. Kaya tanungin ko muna siya, paano kung may mabasa? Sige. Wala. Saan mabasa? Hindi lang. Tanungin ko. Sige. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos ay nag-utos na siya, ang Diyos ha, siya at ang kanyang propeta ay uukitan ng imahe. Sige. Sige. Yeah, kung merong mabasa kapatid, pagkakatoliko ka. Oh, sige. Ayan, kumasa. Sige. Kumasa pa rin dito. Maganda to, Brodando. May bago na tayong kaanin. Ano? Sige. Basahin mo muna ang Panginoon Jesus Kristo muna. Panginoon muna. Basahin mo sa New International Version. Isaiah 19:19 hanggang 21. Okay, New International Version. Isaiah, ano yun? Isaiah 19:19 hanggang 21. Sa Panginoon pa yan, ha? Panginoon pa yan. 19:19 hanggang 21. Okay, ito sinasabi sa New International Version. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and a monument to the Lord to its border.
It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. When they cry out to the Lord because of their oppression, He will send them a Savior and Defender, and He will rescue them. So the Lord will make Himself known to the Egyptians, and in that day they will acknowledge the Lord. They will worship with sacrifices and grain offerings. They will make vows to the Lord and keep them. Ayan, napakalinaw sa ata kapatid. Sa altar ng Panginoon, merong monumento ng Panginoon at doon gagawin ang pag-aalay, pagsasamba para sa Panginoon at hanggang doon makikilala siya ng mga Egyptiano. Ngayon, nabasa na, magkakalutiko, magkakatoliko ka na. Basahin mo sa Tagalog, magkaya mo sa Tagalog. Basahin mo sa Tagalog, magkaya mo sa Tagalog. Basahin mo sa Tagalog, magkaya mo sa Tagalog. Wait lang. Isindi, basahin mo isindi. Ang salita ng Diyos. Ganun pa rin. ASNT. Sa talata. Sige, Tagalog, Tagalog daw. 19 lang. Oh, 19, ang sabi ganito, sa araw na yon itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato sa hangganan nito. Oh, magkakatuliko ka na. San? Saan ang inutos ng Diyos? Yan nga. Saan ang inutos ng Diyos? Utos na ng Diyos yan. Sige lang, yung sa mga santo muna. Yeah, sa mga santo muna para tumahimik ka. Kasi kahit pa binabasa, hindi ka naman talaga tatanggap kahit pa binabasa. ESV. Hindi naka... Brother John Ray, untusan mo ka agad. Kawawa naman. Sige, go. ESV. ESV. Isaiah 55. 5 at 6. Ano yun? Isaiah 55, 5-6. Isaiah 56 hanggang 6. Ito naman ang sabi. I will give in my house and within my wall. Uy, Panginoon, nagsasalita nito. I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Ayan. Yan sa mga monumento. Sa mga santo yan. Ayan. Ilalagay sa bahay ng Panginoon. Santo. Ano yung bahay ng Panginoon? Iglesia o hindi? Tagalog, basahin Tagalog. Ano ba naman to? Napakaano mo naman? Ano ba yung English? Hindi nagsasabi ng totoo? Ang kaya binabasa sa English para mabasa ang terminong monumento. Ang tanong mo kasi saan mababasa? Kaya hinahanapan kaya binasa na ngayon. Ang tanong niya, saan mababasa sa Biblia? Ano ba yung binasa natin, Bojando? Comics? English Standard Bible. Ayan ang problema sa inyo. Naghahanap kayo kung saan mababasa. Ngayong binasahan na kayo, hahanapin nyo sa ibang version. Napakalaki ng problema ninyo, Gabi Santos. Cars back, saw Simba head.